So, bago po natin pag-usapan yung pong mga problema sa signal. So, gusto ko muna din pong ikwento po sa inyo na meron na pong official na Instagram account si Mayor Jose Manalo. Diba? Ang mayor na walang katalo-talo dahil ipinanganak na Manalo. Okay? So, ito po, Mayor, official Instagram account of Mayor Jose Manalo and the Dabar Guards. So, yan po. So, sa ngayon, isa pa lang po yung post niya. Pero ang maganda po, ang maganda dito, for example, lalo na sa Instagram ko, pwede ko nang itag si Mayor Jose Manalo. O yan, o, nag-post na din ako. Pinost ko na din yung photoshoot ko na yan. O, nakalagay. O. Tandaan, Mayor Jose Manalo sa likod ng balota. O, yun. Natatag ko na si Mayor Jose Manalo. So, para po sa mga Instagram, follow nyo po at Mayor Jose Manalo. Idamay nyo na din ako at Models of Manila FM. Yan po. So, yun. Please follow us on Instagram. Okay? So, pag-usapan po natin itong sa hindi matapos-tapos na issue ng signal sa mga black box. At ngayon po, nakaabot na sa anak ni Master Henyo na si Jaco De Leon. Okay? So, meron siyang niretweet na video coming from viewer ng TVJ na patay-sindi daw yung pong signal kapag EAT na yung lumalabas. So, ipakita ko po sa inyo yung video coming from Twitter ito. Nagdagan pa natin ng regalo ni ate. Nagdagan pa natin ng... So yan po. Yun, no, biglang mawawala. Ayun, no, ganyan, no. Iyon, tapos babalik. Oh, talagang nakaka-frustrate pag nanonood ka. Sino ba naman ang hindi maiinis po na nanonood ka ng ganun, pawala-wala, pamatay-matay po yung iyong signal sa telebisyon, di ba? Ayun, no? Oh, yun. So, biglang mag-iitim na ganun, tapos walang signal. So, ang mangyayari, kung ikaw yung nanonood ng EAT, syempre ayaw mong magulo yung panonood mo. O baka ano mo na lang, patayin mo na lang yung TV, manonood ka na lang sa YouTube o sa internet. O anong epekto niyan pagdating tuloy sa ratings o posibleng makahatak pababa. O, kahit konting pagbabago lang doon sa mga nanonood, may epekto sa ratings eh kasi manipis. Manipis naman po yung pong ano, yung pong araw-araw minsan may medyo malaki lamang, minsan maliit ang lamang. So, it makes a difference. So, talaga nakaka-frustrate po. Eh, kumbaga, maayos mong gustong mapanood yung show dun sa black box tapos ganyan. So, ang post po ni Jaco, sabi niya, is this happening to you too? Okay? So, ako po ay, tas dagdag pa niya, this was on TV Plus. So, do report it immediately if you're experiencing any anomalies when watching EAT. Okay? So, ako po, nag-ano ako sa kanya. Nag-komento po ako sa kanya. Siyempre, nireport ko din na ito po, itong pangyayaring ito ay hindi lamang ano, kumbaga, madami pong beses na nangyayari po ito. Okay? So, sabi ko sa kanya, bro, since last month, I have received numerous complaints about black boxes na lumalabo ang TV5 pag oras na ng EAT. Posted about this on several of my vlogs as well. Yung mga total na reklamo na nakita ko, I think it's in the hundreds na. Ang dami. Okay, ang daming nangyari. Ay, yung iba akala nila yung TV lang nila yung may problema. Yung sa kanila lang yung may problema. Tapos makikita nila nangyayari din pala sa ibang tao, nangyayari din pala sa ibang viewers. So, akala natin at that time ay na-resolve na, naayos na. Baka naman konting glitch lang yan nung panahon na yon. Pero as it turns out, ito si Jaco na mismo yung nag-share na nangyayari pa rin yung pong nasisira yung signal. Sana naman nga po ay ito ay hindi sinasadya at nagkakataon lang. Wala naman tayong way para patunayan na ito ay sinasadya o kung ano man, diba? So wala po tayong paraan para matukoy po yan. Pero sana lang po, kung talagang merong problema doon sa system o sana po ma-actionan nung pong mga black box po na meron tayo, yung sa ABS, yung AffordaBox, sana po maiayos naman po kung meron mang problema talaga. Okay, so sumagot din po sa tweet ko si Jaco. Sabi po niya, I guess
iba lang talaga pag spot na yon, okay, which is yung noon time slot. Like, iba-iba rin yung pagbasa ng ratings apparently just for that time slot. Di ba, masyadong mainit, di ba? Parang example, yung Kantar na Buhay, merong Kantar ratings tuwing tanghali kapag kung saan lamang madalas yung it's showtime, di ba? Tapos syempre sa AGB Nielsen, may Newtam, which is yung parati namang ginagamit, o pero syempre nagagamit din yung RTAM at yung FinTAM, di ba? Yung sa RTAM minsan yung mas madalas doon yung tape it Bulaga naman ang lumalabas, ang lumalamang doon sa RTAM. O, so tatlong mga iba't ibang mga ratings na result, tatlong iba't ibang panalo lamang, 'di ba? Pero sa akin lang, kung titignan naman yung sa social media, sa YouTube, sa Facebook, 'di ba? Eh madalas naman ang lamang diyan ay EAT, TVJ ang lamang diyan. Paminsan-minsan medyo mahabol yung it's showtime lalo na ng mga huling araw, o pero for the most part of the last 2 months, TVJ po yung lamang. So, dagdag pa ni Jaco, "Hi, also more reason to really switch to Sule TV or any secure TB5 provider if you are a legit dabarkads, whether in the Philippines or abroad." Oh, yun. So, may nag-comment pang isang netizen. "Mas okay if mag-Sule TV na lang kaysa sa iba, nakakasira ng panonood." So, yun po talaga ang best po dyan. Para po walang problema sa panonood po ng EAT ay mag-switch na lang sa Sule TV. Kung meron kayong sobrang pera, 'di ba? Pero syempre naiintindihan po natin na syempre hindi naman lahat merong budget para diyan na bibili ng ng bagong black box. Kaya ka nga bumili ng black box eh. 'Di ba? So hopefully hindi na maulit ito. Sana mas maayos na nila. Eh, ang maganda dito, at least si Jaco na ang nag-post, ibig sabihin, makakaabot na sa mga kinauukulan. Makakaabot na sa TB5, makakaabot na sa TVJ Productions kapag si Jaco na yung nakapansin. So, hopefully, mas ma-actionan at magawa ng paraan para po, para hindi naman kawawa yung pong mga viewers na gusto lang manood ng EAT, na sira-sira yung signal nila. Kahit pag ibang oras naman, maayos naman yung TB5. Pag face-to-face, maayos. Pag Batang Quiapo, maayos. Pag EAT na doon, nasisira. So anyway, so thank you very much po. Yan po yung ating report sa ngayon. Yung po aking video nung huli, maganda kasi it talks about, tama pala si Attorney Buco. Nagsalita na yung head ng IPO Philippines at sinabi niya na ministerial lang yung pong renewal ng tape. So pag-usapan natin yan later sa live, pero panoorin niyo din yung previous video ko tungkol doon. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye, guys.